pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Minamahal kong mga kapatid, sa araw na ito, ginugunita po natin ang lahat ng mga pumanaw na Kristiyano. Kabilang narito ang mga minamahal nating nauna na sa atin. Ipinakakahulugan ng ating pananampalataya sa kasamahan ng mga banal ay nangangahulugan din na ating pagsasama ay hindi natatapos sa kamatayan. Silang mga nasa langit ang tagapamagitan natin sa Panginoon. Silang mga nililinis pa ang kaluluwa ay nakikinabang sa ating mga panalangin, lalo na sa Eukaristiya na iniaalay para sa kanila. Puno ng pag-ibig, ipanalangin po natin silang makapiling nawa ang ating Panginoon sa kanyang kaharian. Upang tayo po ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po muna natin pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagpapadakila at pagbuhay sa mga nananalig na iyong minamahal, kami tunubos ng anak mong namatay at nabuhay. Kaya naman ang mga kapatid naming pumanaw, taglay ang kabatiran sa misteryo ng pagkabuhay, ay pagindapatin mong magkamit ng ligaya sa piling mo kailanman, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Karunungan. Ang mga matuwid ay nasa kamay ng Diyos at di sila makararanas ng kamuntimang pahirap. Sa akala ng mga hangal, ang mga matuwid ay namamatay. Iniisip nilang ang kamatayan ay kapahamakan at ang pagpanaw nila ay tuluyang paglaho. Ngunit ang totoo, sila'y nananahimik na. Bagamat sa tingin ng tao, sila'y pinarusahan. Ngunit ang totoo, sila'y nasa buhay na walang hanggan. Ang kaunting pagtitiis nila ay tutumbasan ng malaking pagpapala. Napatunayan ng Diyos na sila'y karapat-dapat. Sila'y kanyang sinubok tulad ng ginto sa tunawan. Kaya't sila'y tinanggap niyang parang handog na sinusunog. Pagdating ng Panginoon para gantimpalaan ng mga banal, magniningning silang parang ningas ng nagliliyab na dayami. Sila ang mamamayan sa mga bansa sa daigdig at ang Panginoon ang maghahari sa kanila magpakailanman. Ang mga nagtitiwala sa Kanya ay makauunawa sa katotohanan ng Kanyang pamamaraan. At ang managing tapat sa Kanya ay mamumuhay na kasama Niya sa Kanyang pag-ibig sapagkat Siya ay mabuti at mawain sa Kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Totoo nga at may bibig, ngunit hindi magsasalita. At hindi rin makikita mga matang sadyang sadya. At hindi rin makaririnig ang kanilang tainga, ni hindi rin maamoy ang ginawang ilong nila. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mabumuhay. Laging buhay ang pag-asa, patuloy ang pananalig. Bagamat ang aking sabi, ako'y ganap ng nalupig. Bagamat ako'y takot, nasasabi kong minsan, wala kahit isang tao na dapat pagtiwalaan. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Masakit sa kalooban ng poon kung may papanaw. Kahit ito ay isa, labis siyang magdaramdam. Panginoon, naririto akong inyong abang lingkod. Yamang ako'y iniligtas, kinalinga at pinubos. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na nabinyagan kay Kristo Jesus ay nabinyagan sa kanyang kamatayan? Sa makatuwid, tayo'y namatay at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng binyag. Upang kung paanong binuhay na muli ni Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo na may mabuhay sa isang bagong pamumuhay. Ngunit tayo'y naniniwalang mabubuhay tayong kasama ni Kristo kung namatay tayong kasama niya. Alam nating si Kristo na muli binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa Kanya ang kamatayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama, at hindi ko itataboy ang sinumang lumapit sa akin. Sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ng kalooban ko, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban. Huwag kong pabayaang mawala kahit isa sa mga ibinibigay niya sa akin, kundi muling buhayin sila sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama. Ang lahat ng makakita at manalig sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan.
at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo, magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. November 2 po ngayon, at ginugunita po natin ang lahat ng mga pumanaw na Kristiyano. Nagpapaalala po sa atin ang araw na ito sa realidad ng kamatayan. Naririto po tayo para ipagdasal ang kapahingahan ng kanilang kaluluwa at makigalak na rin sa kanila sa pagpasok nila sa fullness of life. Samantalang dinadaluhan naman natin ang kanya-kanya nating mga pamimighati. Ito po ang dahilan kaya tayo nariritong lahat ngayon. Para nga lamang sa ating mga mahal sa buhay na nauna na sa atin, wala nang dito ngayon. Ang mayroon na lamang ay kawalang hanggan. Naririto tayo para matagpuan ang isa't isa. Para po kasi sa atin at sa mga yumaon nating mga mahal sa buhay, ang pinakamahalagang oras na ginugol nila rito sa lupa ay ang mga oras na kasakasama natin sila. Kaya nga po naririto tayong lahat ngayon dahil wala namang nakakakayang mag-isa. Kinailangan natin sila noon at kinailangan nila tayo noon kung paanong kinakailangan din natin ang isa't isa ngayon, nabubuhay man o yumaon na. Maaaring malaon ang sumakabila ang inyong mahal sa buhay, pero magpahanggang ngayon tingin mo'y para bang naging napaka-unfair o napaka-unjust ng buhay sa kanya at sa iyo. At bawat taong lilipas ay hindi gumagaan ang iyong pakiramdam, bagkus ay lalo pang bumibigat. Lalo mo siyang namimiss. Siya na gaya mo ay namuhay din ng kamangha-mangha. Dumanas ng saya at kalungkutan, ng kabiguan at tagumpay. Pero gaya mo rin ay niyakap niya pabalik ang buhay. Buong tapang. Kahit na hindi ito laging fair o just sa kanya at sa iyo. Maaaring hindi lang minsan sa kanyang buhay, gaya mo rin, ay nakaranas din siyang magmahal at mahalin, lumingap at lingapin. Normal pong mamighati at magdalamhati. Pero hindi niyo po hahayaang tuluyang mamatay ang inyong mga mahal sa buhay na yumaon na kung saan kinakailangan silang mabuhay higit kailanman sa inyo pong mga puso at kalooban. Ang araw na ito ay tunay pong panahon ng kalungkutan at kung hindi maiwasay pagluha. Pero ito rin po ang panahon kung kailan sama-sama ninyong sinasariwa ang kanilang mga alaala at binibigyang pugay ang kanilang naging buhay. Higit po ninyo silang mabibigyang karangalan kung haharapin ninyo ang inyong mga takot ng buong tapang. Kung bukal sa loob ninyong ipagkaloob ang inyong sarili sa mga nagbibigay dahilan at kahulugan sa inyong buhay. Kung patuloy kayong magiging malikhain, matapat at mabuti. At kung magpo-focus po kayo sa kung ano talaga ang pinaka-importante. Kung masasabi lamang siguro nila, huwag kayong bibitiw sa inyong mga pangarap, mga mahal sa buhay. Huwag kayong matakot sa landasing nasa inyong harapan. Mas matakot kayong hindi ito tahakin
At kung may natitira man po kayong sama ng loob o kailangang ipagpatawad o ihingi ng tawad sa kanila, isama po natin ito sa ating pagdalangin at hilingin sa Espiritung Banal ang biyaya ng paghilom at pagpapatawad. Ipag-adya din nawa nila tayo sa puong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sumasampalataya tayo sa kasamahan ng mga banal. Taglay ang pananampalatayang ito, tulungan natin ang ating mga panalangin, ang lahat ng namayapa, lalo na ang mga nangangailangan ng mga ito. At sa bawat pagdalangin ng atin pong itutugon, Panginoon, pakinggan mo ang aming mga panalangin bunga ng pag-ibig at pananampalataya. Panginoon, pakinggan mo ang aming mga panalangin bunga ng pag-ibig at pananampalataya. Ang simbahan naway, hindi kailanman malimutan sa lupa ang simbahang naghihintay para sa kaluwalhatiang walang hanggan, manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo ang aming mga panalangin bunga ng pag-ibig at pananampalataya. Ang mga taong natatakot harapin ang kamatayan, naway makatagpo ng pag-asa kay Kristong muling nabuhay at sa Kanyang nagpapalinis ng pagpapatawad, manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo ang aming mga panalangin bunga ng pag-ibig at pananampalataya. Ang mga nagluluksa sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay, naway maglubag ang kalooban sa kanilang panalangin para sa kaluluwa ng kanilang minamahal, manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo ang aming mga panalangin bunga ng pag-ibig at pananampalataya. Ang habag na nahayag sa purgatory, naway magpatibay sa ating pagtitiwala kay Kristo, manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo ang aming mga panalangin bunga ng pag-ibig at pananampalataya. Ang mga kaluluwa ng mga hindi nakakakilala kay Kristo noong sila ay nabubuhay pa, naway pagkalooban ng liwanag at kapayapaan, manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo ang aming mga panalangin bunga ng pag-ibig at pananampalataya. Panginoon ng buhay, inihahabili namin sa iyong pangangalaga ang mga kaluluwa ng mga naghihintay na makabahagi sa maluwalhating muling pagkabuhay ng iyong anak, ang aming manulubos na nabubuhay at naghahari magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa dugong dumana kay Kristo sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ng mga yumao, maganap nawa ang paghahain ito upang ang inyong mga dinalisay sa tubig ng binyag ay laging maging malinis, pakundangan sa iyong mapagpatawad na pagmamahal sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa gabi ng kamatayan ay pag-asang sumisilay ang muli niyang pagkabuhay na aming kinabukasan. Loob namin lumalakas ngayong aming natitiyak na kamatay ay lilipas, di ito ang aming wakas. Sa sandali ng pagpanaw, ikaw ang aming hantungan. Kami ngayon namamatay, sa'yo bukas mabubuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mahukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon o sana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo, ng lahat ng mga ubispo't kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo rin ang mga mahal namin sa buhay na nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo't maghangad ng kapayapaan sa isa't isa araw-araw. To you. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ako ay
Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2024 ng ating parokya. Mabibili lamang ito sa ating parish office sa halagang 80 pesos. Ang oras ng ating finance office ay mula 8 a.m. hanggang 5 p.m. May karagdagang discount sa mga bulk orders. Maraming salamat po. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating healing mass and service. Ngayong araw, Webes, sa ganap na ika-anim ng gabi, makiisa po tayo. Available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong amin ang napagsaluhan ng piging ng anak mong inihain at muling nabuhay, ang kinamtaniyang kapatawaran ng mga kasalanan ay tamasahinawan ng mga lingkod mong pumanaw na umaasang ikaw ay makakapiling kailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ipagdasal po natin ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa'yo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at nagmamakaawang kalugdan mo ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo na ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatagnawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang Diyos na nagkaloob ng lahat ng buhay at kasiyahan sa tao ay siya nawang magpala sa inyo na nananalig sa pagkabuhay ni Jesucristo sa ikapagkakamit ng pag-asang mabubuhay magpasawalang hanggan. Amen. Sa paglalakbay ninyo sa daigdig, ipagkaloob nawa ng Diyos ang kapatawaran sa kasalanan. Sa mga nauna nang lumisan at sumapit na sa hantungan ng paglalakbay, ipagkaloob nawa ng Diyos ang kapayapaan at kaliwanagan sa buhay na walang hanggan. Amen.
pakundangan sa inyong pananampalataya sa pagkabuhay ni Hesukristo, makamtanawa ninyo ang pakikisalo sa kanyang kaligayahan magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naialay na po natin ang banal na misa. Pumayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranghal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranghal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,